Nabili namin ito ng $35. So, ngayon, pinaparami niya ito. Ayan yung aking aloe vera. Sobrang taba na niya, guys. Ayan. At ito, guys, ginawa lang niya yan. Ayan. Ginawa niya yung heart na yan. Na nanggaling itong mga sanga na to. Ayan, yung mga sanga na yan, nanggaling yan dito sa... Yan, dyan sa may puno na yan, yung mga sanga na yan, tinanggalan niya ng dahon, tapos ginawa niya ng ganito, yung heart na yan. O, diba ang ganda? So, ito na nga, guys, yung lugar na hinahanap namin. So, yan, guys, yung kanyang halaman. Ito yung mojito, o mojito, mojito, whatever. Magkano naman tong mojito na to? Patingin nga yung... Ito, tingnan mo. Hindi pa siya nakatanim, ano pa lang siya, cutting pa lang, pero may roots na, babaw na lang sa lupa. That's $90. So, ito naman, Peace Lily Picasso. So, guys, ayan na yung nabili namin. At ang pinakamahal, alam diba, ito, $49, bali 50 na. So, ayan, guys, nakauwi na kami at ngayon, itatanim na niya yung... Halaman na binili namin kahapon. Ayan, ito. Kailangan kasi siyang itanim na dahil nilagay lang siya dito. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Shasha Colme. Ngayon guys, sinintay ko lang si Hubby kasi meron kaming nakita sa Facebook Market na halaman na sobrang hirap niya talagang hanapin at very, very rare talaga siyang halaman. So ngayon, pupuntahan namin siya. Pero nasa work pa si Hubby, hinihintay ko lang siya dumating para tingnan rin siya. At talaga naman, sobrang hilig ng aking Hubby sa pag-aalaga ng halaman. Kumbaga, siya yung talagang mag-aangang kamay sa pag-aalaga ng halaman kaysa sa akin. Dahil pag ako yung nag-aalaga, minsan namamatay siya. Ewan ko ba kung bakit. Diba sabi nila may mga ganun daw, mabigat ang kamay sa pag-aalaga ng halaman. So si Hubby, siya yung maganda yung kamay niya sa pag-aalaga ng halaman. So, malayo yung lugar na puntahan namin. Kaya lang talagang pagtsatsagaan namin siyang puntahan dahil nga sobrang gustong-gusto niya mabili yung halaman na yun. Ipapakita ko sa inyo guys yung kanyang mga halaman na inaalagaan sa labas. So guys, ito yung kanyang mga halaman dito sa labas. Ayan. Iba't-ibang klase yan. Tapos ayun yung mga maliliit doon. Yan yung mga pinaparami niya. Dahil nakapagbenta na rin kami ng ganyan, yung sobrang kapal nitong halaman na yan. Tsaka humaba siya. Nakapagbenta na rin kami yan. So ngayon, ngayon, nagpaparami ulit siya. At ito yung kanyang ibang halaman na, ito yung halaman na sobrang mahal din. Napaka-rare niya at ang hirap niyang hanapin. Dahil yung style nitong halaman nito ay yung kanyang dahon ay may dalawang kulay, puti at green. So ayan, diba? Ay, ang ganda niya. Itong isa puting-puti na yung kanyang kulay. So, napakaganda nitong halaman to. Tapos dito, nagmimix naman siya sa kulay green. Kaya mahirap hanapin itong halaman na ito. Nabili namin ito ng $35. So, ngayon, pinaparami niya ito para magbibenta rin kami. At ito naman din yung monstera na ibang klase. So, nabili din namin ito sa IKEA naman. Ayan, sobrang ganda lang ito. Nung nabili ko ito, medyo maliit pa ngayon. Ang laki na niya. Kaya, ayan siya. Tapos, ito din. Nabili din namin ito sa IKEA. Ayan. Pero, itong pinakadahon niya, nagba-brown. Hindi namin alam kung bakit. Pero, sobrang ganda ng dahon niya. Napaka-kintab niya. Ayan siya. Sobrang ganda. At ito rin. Meron pa dito. Ayan. Ang ganda rin nitong dahon na to. At glossy din siya. Ayan. Mga mahal tong halaman na to. Kaya ayan yung mga binibenta ngayon sa Facebook Market na magpaparami ka. Tapos i-advertise mo na kung gusto nilang bumili ng mga ganyang halaman. Ayan. Malaki ang tubo din dyan sa ganyang halaman, guys. Tapos ito binigay din yan sa amin. At ayan siya. Ito, yan, talagang marami na kami nabenta niyan. Ngayon, nagpaparami lang kami ulit. At yung iba, nandito. Ito, ayan, nakabenta na rin kami nito na sobrang haba nito at ang lago niya. Pero ngayon ito,
pinaparami. Tapos ito, yung isa, ganyan na siya kahaba. Mahaba na siya, guys. So, andito na siya. Kaya, pinuputol lang nito, guys, sa may ugat para dumami. Tapos, ayan. Tapos, ito. Naku, nagsalita yung aking kapitbahay. Tapos, ito, guys, sobrang ganda nito. Mas malapad pa siya sa kamay ko, itong dahon na to. Ito, nakapagbenta na rin kami nito ng isa. Sobrang ganda nito. Lumalaki siya ng gusto. Mas malapad siya sa kamay ko. Ayan yung kanyang mga collection. So, ito pa rin, guys, yung ibang halaman ni Hubby. Ayan siya. Nilagay niya dyan sa may pinakabakod namin. Ayan. Ito, guys. Dati, yung perm na yan, punong-puno yan dito sa taas na yan. Kaya lang, nabenta na namin siya. So, ngayon, nagpaparami ulit siya niya ng perm. So, ubos na sila. Yan, mga bagong tanim na ulit yung mga yan. At, ito. Meron pa rin kami niyan ito. Mahaba. Nalimutan ko na kasi yung tawag niyang kundi ko. Ang kumpotos ba yan na tinatawag ni Hubby? Tapos, meron ako dito. Ayan yung aking aloe vera. Sobrang taba na niya, guys. Ayan. At meron pa rin dito. Yan. Ito, pinaparami pa rin to ni Hubby. Pero dahil marami na siya ngayon, iisa-isahin na niya, paghihiwalay-hiwalayin na niya yan. Tapos meron pa rin ako dito ang aloe vera. Ayan. Mga pinaparami niya pa rin yan. So, ito marami na rin. Tapos ito pa yung isang perm. Nakatanim dyan. Ililipat na rin yan sa isang lalagyan. At ito, guys, ginawa na niya yan. Ayan. Ginawa niya yung heart na yan. Na nanggaling itong mga sanga na to. Ayan, yung mga sanga na yan. Nanggaling yan dito sa... Yan, dyan sa may puno na yan, yung mga sanga na yan, tinanggalan niya ng dahon, tapos ginawa niya ng ganito, yung heart na yan. O, diba ang ganda? So, yan yung gawa ni Hubby. Meron pa rin siya rito na pinaparami. Ililipat na rin niya siguro to kasi dumadami na rin siya. Tapos, meron pa yung ibang perm. At itong halaman na to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Matinik lang siya ng konti, yung mga dahon niya matinik. So, hindi ko siya pwedeng hawakan ng gusto. Baka ako ay matusok. So, ayan yung mga bawat perm na tinanim ni Hubby. So, andiyan dyan sila sa pinakabakod namin na ganyan. Nilagay niya. Dati punong-puno talaga yan, guys. Hindi ko lang siya nakuhanan. Kaya lang na may pumakyaw na nung tinda niyang ganyan na perm. Mabenta kasi dito yung mga halaman, lalo na sa Facebook market. Mahilig din kasi sa halaman yung ibang lahi. So, maraming nakapost dyan sa Facebook market. So, ngayon, yan yung talagang hobby ni Hubby na magtanim. At meron din ako dito, ayan, mga nasa bota. Ginawa yan ni Hubby. Yung idea na yan na nakalagay sa bota, nakita niya yan sa Pinterest. Tatapon niya na sana yung mga bota na yan. Kaya lang, nakita niya sa Pinterest na pwede palang paglagyan ng halaman. So, di ba ang ganda? Kaya ganyan yung ginawa niya sa mga halaman na yan. At ito naman, guys, hindi namin alam kung bakit siya nalanta. Dahil kasi, nung mga nakaraang araw, sobrang init. Tapos, umulan ng ilang araw. So, parang nabigla siya sa weather na nagbago. So, ito yung ibang natira dito. At meron kaming... ilaw dito sa gabi itong B para sa halaman. O, di ba ang ganda niya? Ano yan, automatic na umiilaw. So, ayan yung halaman ni Hubby. Tapos, meron pa dito. Tapos, ito. Talagang nalanta na siya, guys. Kawawa naman tong halaman na to. Dahil nga, yung siguro nagbago yung weather, nabigla siya. So, papalitan na ito ng halaman ni Hubby. Para mag-iba. Pero ito, mukhang mabubuhay pa itong perm na to dahil di pa naman siya yung nalalanta. So, palitan na lang namin to ng iba. Dahil nalanta na siya. Kawawa naman. Meron din ako ditong aloe vera din. Ayan, nandito siya sa pinakalamisan namin sa labas. Maruma. Dati nabili ko lang itong aloe vera na to. Ganito lang halos siya kaliit. Ngayon, nung dumami siya, pinaghiwalay-hiwalay ng
ni Habi para dumami nga siya ng husto. So, ayun guys, yung mga halaman na pinakita ko sa inyo, ayun yung inaalagaan ni Habi na halaman. At mamaya, isasama ko kayo doon sa pupuntahan namin para makita nyo kung anong itsura yung halaman na talagang gustong-gusto niyang mabili. So, ayan guys, paalis na kami at dumating na si Habi. Ayan na siya. Hello! Galing siya sa work. So, excited na yan eh. Na makuha niya yung kanyang halaman. So, ready ka na? Yep! Ayan, pebiyahe kami ng 45 minutes. Yeah, something like that. Kung maabot namin yung 45 minutes kasi Friday ngayon. So Friday, it's Saturday. Ah, Saturday pala ngayon, di pala Friday, ma-traffic ngayon. So sana nga hindi traffic na. May delay daw sa motorway. Ha? May delay daw sa motorway, sabi sa radio. Oh, baka abutin tayo ng isang oras. Hopefully not. Hopefully. So, balikan namin kayo guys mamaya para makita niyo yung halaman na kanyang kukunin. Bahay na to. Ito pa. Yung pagbibilihan namin ng halaman. So, walang tao sa labas. Kailangan na namin siyang tawagan para lumabas. So, ito na nga guys. Yung lugar na hinahanap namin. Tawagan lang ni Happy. Para lalabas siya. Ang dami ng pera. Alam mo ba kung magkano yung babayaran namin dito sa halaman na to? Dalawang halaman is? $195. Oh no, actually nag-deposit na ako ng 20, so that'll be 90 and 125, so 215. Kanina 195? 195 na nga lang, kasi nga may 20 na akong deposit. Mm. So, 215 pala lahat sila guys. Na... dalawang halaman lang yun ha. Tang deposit na raw siya ng 20. So, mag-ready ako ng 195. Kasi dito, kailangan eksakto yung bibigay mo dahil wala siyang panunukli. Malayo yung ano, withdrawan dito. So, ang daan bahay dito. Ang lalaki ng mga bahay. Oo nga eh. Parang yung sa base ng araw. Tingnan nyo guys, yung bahay. Yung mga bahay dito kasi parang bukid. Malayo siya. May kambing siya. Ayan, lalabas na siya. Ayun yung babae. Hawak na niya. Babae ba? Oo. Ah, ayan. Teka, ready ko lang yung ano, bayad. So, ayun na siya guys. Kung makikita niyo. So, ayun. Ready ko lang yung pera. So, ayan sila guys. How much you pay? $190. So, ayan guys, yung kanyang halaman. Ito yung mojito. O mojito. Mojito, whatever. Magkano naman tong mojito na to? Patingin nga yung... Ito, tingnan mo. Hindi pa siya nakatanim, ano pa lang siya, cutting pa lang, pero may roots na, babaw na lang sa lupa. That's $90. Oh my lord. $90. Tignan nyo guys. Mahal dito.
Yung itsura ng kanyang dahon. Ano to? Mojito? Mojito. Pero pag naparami naman niya to, may bebenta rin niya ng medyo mahal. Tutubo din siya. Mm-hmm. Ito so, naman ito naman. Peace Lily Picasso. Tingnan niya yung variegation niya. Ayan. Yung halos hati yung ano niya. Hati yung kanyang kulay ng dahon. Yung variegation. Napaka-rare. Tingnan mo. Rare ito. Ayan, meron na siyang isa doon na maliit. Yun, no? Shoot na siya, oh. Yee! Maliit pa lang, guys. Pag tumubo, ganyan na agad. Kalahati na yung kulay niya. Yep. Tsaka makikita mo yung stem, may variegation, yan. Mm. Yan yung mga ganyan. Napaka-rare ng halaman na yan. So, ano so, naman? Sa lahat na tignan ko rito sa Brisbane, dalawa lang o tatlo lang ang nagtitinda. Kaya napunta pa kami rito sa ganito kalayo. So, bira yung halaman na yun. O, itabi bira mo na. Dito. Tabi mo na, dahil kasi ang mahal. So, guys, ayan, namimili kami ng halaman. Ito yung mga bigonya. Ayan, may halaman. May bulaklak na siya. Ang daming halaman dito. Ayan, itong halaman na ulit kami na nabili. At tignan nyo itong monstera na to. Ang laki. Laki na ng dahon niya. So, ayan guys, nandito kami sa bilihan ng halaman. Bibili pa kasi kami ng lupa. Dahil yung pinagbilihan namin ng halaman kahapon, kailangan namin itanim kaagad. So, ngayon nandito kami sa Bunnings para bumili ng lupa. Pero pakita ko sa inyo guys na sobrang daming halaman dito. Ang gaganda nila. Ayan o, oh, ito. Ang cute nito. Ayan siya, napakaganda. So, ayan. Tingin-tingin kami ng halaman. Hindi ganda ng halaman dito. Pati itong bulaklak na to. Ang ganda. Orange na orange naman ito. Bibili ako ng halaman na itatanim pa. So, dami ng halaman dito. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Pero may napili na kami. Ayan. Nakatatlo na ako. Gahanap pa. Sa Philippines, di ba, usong-uso yan. Yung plantita-plantita. Yung mga nagbibenta ng halaman. So, dito, napakaraming halaman. Ayan. Dito yung mga malalaki na. So, naghahanap kami ng aalagaan pa ng halaman. Dito kami, guys, kasi bibili nga kami ng lupa. Kailangan namin itanim yung aming halaman na nabili kahapon. Ang ganda nito, oh. Ayan, itong halaman na yun. So, alam na, pagka nandito kami, lupa lang yung bibiliin, pero napaparami yung bili dahil nga sa halaman. Titingin kami dahil, ayan na yung aking trolley. Ayan. Meron na kaming tatlong napili ni Habi. Si Habi na, ito pa sa loob kasi namimili pa siya ng halaman niya. Tingnan nyo to guys, oh. Ang ganda nitong halaman na to. Ito pala yung tawag sa kanya ay ito. Lily Pili. Ayan, tignan niya naman yung kanya mga bunga. Hindi ko alam kung anong klaseng bunga yan. Kung kinakain ba ito o hindi. Ang dami ang lago niya. Oh. Sobrang laki itong puno na ito. Mataas siguro ito. Dahil tignan niyo naman. Oh. So, doon yung bilihan ng lupa. So, yung mga paso din sa garden. Tapos, itong isang sheds na to, oh. Yan, shed yan. Oh, ang ganda. Di ba parang bahay na? Napakalaki. So, ito na guys, yung mga lupa. Ayan, may seed cutting na lupa. Mga potting mix. Pero, sobrang dami niya ng klase. Dahil hindi ka pwede pala basta-basta maglagay ng lupa sa halaman mo nang hindi siya magmamatch. Kaya pala yung iba, mahirap tumubo dahil may lupang parang putik na malagkit siya na pag nilagay mo. Ayan, iba-iba siyang pangalan. So, kailangan pag-aalaga ka ng halaman, alam mo yung lupang ilalagay mo. Ito, kato dito pang vegetable and herb. Hindi basta-basta lupa. Ayan. Ang baho mo. Yun nga lang, guys. Ang baho dito dahil... Nandiyan ang pera sa mabaho. Dahil yung lupa merong, anong tawag niya sa lupa? Dun, ha? Kaya bakit mabaho yung lupa? Napantay. May halong fertilizer din, tsaka ano, yung iba yung manure.
So guys, ayan na yung nabili namin. At ang pinakamahal, alam niyo ba, ito oh. $49. Bali, 50 na. Ang pangalan niya ay... Ayan. Anong pangalan nito? Makot? Makodes. Makodes. Orchid. So, ayan yung mga binili namin na... Ayan. So, pang indoor plants na potting mix. Ayan yung ilalagay niya sa... Kanyang paso. Hindi kasi pesa ba sa lupa. So, ayan. Nanguha kami ng mga paso na plastic na paglalagyan niya. Tapos, ito yung... Ano yan? Number one. Kaya ang Philodendron Florida. Look. Okay. Beautiful. Mm-hmm. Nakuha na ko na yung isa-isa eh. Taas mo na lang. Bigonya. Iron Cross. Nawa kami ng kahon para nakaganyan siya, hindi siya masira. Eh, haplosin mo na lang yung dahon niyang pataas para magkasya. Kasi ito yung isa. Maculata niya. At itong pinakamaliit na dapat ingatan dahil sobrang mahal. Pero guys, pag dumami ito, mahal siya na mabebenta. Siyempre. So, ayan. Tapos namili din kami ng pang emergency light dito sa sasakyan. Ayan siya. So, ayan. Ito, ingatan. Paki, balik mo muna kayo itong trolley lang. So, ayan yung aming halaman. At ibabalik lang niya yung trolley doon. So, ayan guys. Ito hahawakan ko na lang kasi ito yung pinaka-delikado na halaman niya. Baka, so, sobrang liit eh tumilapon. Mamahalin pa naman siya. So, ayan. Ganyan siya pag naglalagay kami ng halaman sa sasakyan. So, ayan guys. Nakauwi na kami at ngayon, itatanim na niya yung halaman na binili namin kahapon. Ayan, ito. Kailangan kasi siyang itanim na dahil nagali lang siya dito. So, ayan yung binili namin din kanina na lupa. Pang indoor plants. Gusto mo hawakan ko muna? Yeah, like this. So, ayan. Ayan yung dapat na lupang ilalagay dyan sa halaman na yun. Yung buhaghag. Buhaghag. Ayan. Some perlite, merong... Oo nga guys, tignan nyo. Kung mapapansin nyo, yeah, may nakamix na dyan sa lupa na yan. Anong tawag doon, love? Perlite. Perlite? Mm-hmm. Kaya ganyan siya yung may mga aeration. Puti-puti. So, anong tawag dito sa isang ano lang? Stem. Hindi, yung binili mo na ginupit. Anong tawag doon? Cuttings. Yan. Cuttings lang kasi guys yung binili namin. Kaya isa lang siya. Pero yan ay naghahalaga ng $90. Yung isang halaman na yan. So, yan yung pagtatanim niya. At hindi siya laging dinidiligan. Once a week lang, di ba? Mm-hmm. Yung pag titilig kasi mabubulok yung ugat niya pag sobra siyang babad sa tubig. So dapat alam mo yung pagtatanim nito kasi napakahirap natin yung halaman at saka very rare ang halaman na iyan. So ganyan okay. Lang. Tapos didiligan? Didiligan na siya ng... Hanggang rain. Ha? Hanggang mag-drain sa ilalim ng tubig. Oh, yun daw. Hanggang sa mag-drain daw yung... Tubig sa ilalim. Tubig sa ilalim. So, ganyan lang yung pagdilig niya. Sa una kailangan yung toro. Oh, kasi sa una kailangan yung lupa lumubog. Yan, kailangan makita mo siyang maano. Kita mo siyang tumulo dyan. Ganyan pa rin yung pagtanim niyan. Mm-hmm. That's it. Para yung lupa niya guys, bumaba siya dyan sa pinaka paso niya, yung pantay na. Ayan.
Ganyan o, diba? Bumaba na yung lupa dito sa pinakalalagyan niya. Tapos, after 1 week, muna siya didiligan. Hanggat hindi siya tuyong-tuyo. So, ayan na guys, yung halaman. So, ayan na guys, nailipat na ni Hattie yung kanyang halaman na binili namin kahapon dahil nakabili na kami ng lupa. At ayun yung mga halaman na pinakita ko sa inyo na kanyang collection ngayon. Pinaparami niya yun tapos binibenta niya kasi marami rin bumibili ng mga halaman dito. Iba't ibang lahi. Mahihilig din sila sa halaman. Parang sa Philippines din. So, i-update ko kayo guys kung gaano nakalaki yung mga halaman na yun ng mga ilang linggo para makita nyo rin kung gaano kabilis lumaki yung mga halaman na yun at kung gaano namin napaparami. So, maraming salamat guys sa panonood. See you next time. Bye!